Welcome back to my channel, guys, at welcome din sa ating panibagong episode. Today's video, a quick dive with my brother. Makating-kating na kasi mag-dive kahit medyo may kalakasan ng habagat, abante pa rin tayo. Dito pa lang, mag-ready na tayo kasi malakas na yung hampas ng alon dun sa unahan. Hi there, Nemos! Sa mga bago pa sa channel ko, please subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong videos na ating ilalabas. Ito talaga yung gusto ko sa spot na to. Kahit na malalaki yung alon, napaka-clear pa rin ng visibility. Low tide pa lang ngayon, guys, at buti lang may malalim na part kaming madadaanan. Andito na tayo sa pinakadelikado na part, guys. Papunta dun sa drop-off kung saan yung spot natin. Ang lalakas kasi ng hampas ng alon sa gatuhod lang na lalim na tubig, kaya doble ingat talaga. At this moment, pinauna ko muna yung kapatid ko, guys, para mabantayan ko yung bawat galaw niya. Matagal na kasi itong hindi nagda-dive kasi sobrang busy na din at nataon pa na malakas yung alon nung nakabakante siya. Duck dive pag may alon at kapit lang talaga sa batuhan. Kaya eto, nakalampas na kami, guys. Safe and sound. Pagkatapos natin mag-warm up, baba na tayo sa may ledge at buti na lang, binigyan agad tayo ng blessing kahit medyo nahihilo pa tayo dahil sa lakas ng alon. Hotspot to ng mga bluefin trevallies pero unfortunately, walang bait fish kaya I'm sure wala din sila. May nakita akong mga kitong dito, guys, kung tawagin sa amin. Well, malalaki naman kaya kuha tayo ng isa pag secure ng ulam. Shoutout ka pala kay Aquatic Man, Ars Mix Adventure, David Luis Rebusto, El Delicioso, Cliff Paul Angagan at kay Maurice Corix Channel. Thank you po. Hindi na talaga kinaya, guys, at medyo sumakit na yung ulo namin dahil sa alon. This is our first and last fish of the day. Umuwi na kami pagkahuli nito. Inihaw na isda ang hapunan natin ngayon, guys, at may tangigi slices pa tayo dito dun sa previous video natin. Unahin natin itong lutuin, guys, kasi mas patagal itong maluto compared dun sa mga tangigi. At isunod na to pagkatapos. At pagkaluto, matik, kainan na. Cheers! Big waves. Days after, balik ulit tayo sa tubig. May kalakasan pa rin yung habagat pero ayos lang yan. Pagdating natin sa spot, guys, diretso dive agad. Ang daming mga bait fish kaya nakaka-excite talaga mag-dive pag gantong mga sitwasyon. Sine-check ko muna yung ibabaw na part, baka kasi biglang may dumaan dito. Kasi iba yung movement ng mga bait fish. Yun pala, may nakatingin sa atin na isang grouper dun sa baba, kaya let's take this. Pag nagre-recover pala ako ng mga grouper, guys, sa bibig ko hinahawakan kasi mas makakahawak ako ng maayos at mas kontrolado ko yung sitwasyon. Kaya mas maganda na good quality gloves yung gamit natin para iwas sugat talaga kasi ang tatalas ng ngipin na ito. And I'm using MMA Dentex gloves from Hammerhead Spear Guns.
Sunset na guys nung makuha natin itong pangalawang isda dito sa wall spot. Diyan pala sa baba natin nakuha yung rabbit fish or kitong nung mga nakarang araw. Hindi na ako pumunta sa baba guys kasi most of the time yung mga bluefin trevallis dito lang mag-hunt sa ibabaw na part, kaya dito lang tayo mag-antay. Wala pa rin mga bluefin trevallis kasi walang bait fish. Mga parrot fish lang yan guys, marami dyan sa baba. Buti na lang may dumaan na isang Moses snapper or one spot snapper. Good size na rin, kaya let's take this. Second and last fish of the day, and this is all we got: a grouper and Moses snapper. Pagkatapos ng ilang araw, mas lalo pang sumama ang panahon guys dahil sa bagat, kaya pass muna tayo sa spear fishing since may fish stocks pa tayo. Malakas pa rin ang abagat guys, kaya hindi mo na ako mag-dive. Kuha tayo ng seashells ngayon. Ito yung dos na gagamitin natin, screwdriver lang, di ba? Nag-a-wait pala ako. Nandun kasi yung mga seashells na kukunin natin. Doon banda sila nakukuha. Yung mga kasama ko, yung mga pinsan ko, nakukuha sila ng mga sea urchins. Malalaki yung laman ng sea urchins ngayon kasi malaki, papalaki yung buwan. Eto pala yung mga kukunin natin ngayon guys. Lumban yan kung tawagin sa amin. At eto yung gamit ng screwdriver na dala-dala natin. Minsan kasi hindi naabot ng daliri, kaya susundutin na lang. Minsan nakaka-prank din to guys. Katulad nito, akala mo lang meron pero wala. Wala. Umang pala. At buti na lang talaga nakabawi tayo dito sa bato na to. Nakarami din tayo guys, pero eto talaga yung masarap. At buti na lang nakatihaya to kasi ang hirap pa naman to makita. Spider conch or saang yung tawag sa amin dito. Lagay lang muna natin to dito guys kasi wala akong lagayan. Ito lahat yung mga nakuha nila ng mga sea urchins guys. May swaki din dyan at mga seashells, kaya ilagay natin doon sa buhanginan para ihiwalay sila. Ganito pala yung pagtanggal ng mga tinik ng mga sea urchins guys. Mekos-mekos na yan. At ganyan na yung kalabasan pagkatapos. Check nga tayo ng isa kung may laman ba talaga. At eto, meron nga. At ang lalaki guys, you know. Tulungan natin para madaling matapos. Ang lalaki lahat ng laman guys. Tingnan nyo, you know. Kung sa Bisaya pa, hugno ang bahaw.
At dito na rin namin ito kinain para mas lalong sasarap talaga. And that's it for this episode, guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan. See you soon on my next episode. Stay tuned for more videos. Stay safe. God bless. Cheers.